Oh, mas mahal ang tambal kung kita masakit. Dapat regular exercise, proper medication, o pagtumar sa Power Cells Herbal Capsule. Aron himsog kanunay ang atong lawas. O dili kita dali taptan sa mga sakit para sa himsog apang lawas. Mag-Power Cells Herbal Capsule na. Power Cells Herbal Capsule. Mapalit sa butik at parmasya duol sa inyong lugar. Ang pangunahing layunin ng programang Di Pwede Yan ay para mabigyan ng boses ang ating mga kabrigada na maiparating sa mga kinaukulan ang matagal na mga problema at suliranin na kanilang tinitiis. Bilang isang mamahayag, responsibilidad at tungkulin ko na maging boses sa ating mga kababayan. Sa mga pagkakataong nabibigyan ng agarang tugon ang mga problemang ito, kagad naman natin pinupuri ang mga taong naging kasangkapan para maitaguyod ang inaasahan natin na isang lipunan na maayos at responsable. Pero doon po sa talagang hindi na nga nakakatulong sa taong bayan at pabigat pa, talagang di pwede yan. Dito sa Brigada, Service is our Passion. Ako po si Brigada June Mendoza para sa programang Di Pwede Yan. Di Pwede Yan! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Di pwede yan! Ayan, magandang umaga, Sok Sarjen. Muli tayong magsasama-sama para sa isa namang programang Tiyak na Gigising sa inyong mga umaga. Ito ang programang maaga mga kalampag sa inyo at sa mga ahensya ng gobyerno, kahit pa sa mga pribadong individual na di inaksinan ang mga problemang nakakapekto sa pangalatang aspeto ng komunidad. Kaya doon po sa mga reklamong kinakalawag na sa tagal ng panahong hindi inaaksyonan, abay! Di ba na yan? Magandang umaga sa iyo, Brigada Kare. Magandang umaga, Kabrigada Ju. Ayan, anong issue natin ngayong umaga? Ayan, humantong na sa karasan ang problema ng agawan sa lupa, partikular na sa Barangay Labangal. May isang inosenteng sibilyan na ang tinamaan ng ligaw na bala matapos magkaputukan sa pagitan ng mga land claimants. Ito, panuorin natin. Di pwede yan. Na-confine sa ospital si Aling Aida Montawil, 40 taong gulang. Alas 11 ng gabi nitong January 30, 2017, nang natamaan ng ligaw na bala sa binti si Aling Aida nang tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang armadong grupo sa Barangay Labangal nitong lungsod. Tumanging humarap sa kamera ang ginang, ngunit sa panayam sa kanya, sinabi nitong dinig na dinig nila ang putukan at may katagalan rin bago humupa ang putukan. Habang nakaupo ito sa bahay malapit sa conflict area, nagulat na lamang umano siya nang himasin ang binti na puno na ng dugo, kaya't dumiretso na ito sa ospital. Ayon kay Police Senior Inspector Robert Forrest ng Macar Police Station, tumagal ng halos isang oras ang palitan ng putok. Ngunit, di patukoy kung sino ang dalawang armadong grupong responsable sa barilan. More or less isang oras yung palitan ng putok. Hindi naman natuloy-tuloy, no? Sporadic firing lang, on and off. But maraming bala silang ipinutok. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, mayroong isang armadong grupo na nagsimula, kaya nagkatensyon at nauwi sa putukan. Kung sa nakabili ng property dyan, they just want to protect their property para hindi ma-encroach. Na exchange of fire, hindi naman talaga na actual encounter na harap-harapan, but ito yung they are just firing their firearms sa air. Nahihirapan naman ang kapulisan kung sino ang sasampahan ng kaso dahil kung pupunta sila sa lugar upang mag-imbestiga, di naman raw nakikipag-ugnayan ang mga tao rito. Kaya lang problema din natin doon is pagdating doon, wala magsasalita. And then wala tayong ma-filean na ng kaso kasi dahil nga sa takot nga. Kahit siguro nakita nila kung sino, they are afraid to divulge sino identity ng mga gumawa ng ganong incident. Si Mang Toto, aalis raw sa lugar. Kung may mangyaring di kaaya-aya, ngunit kung wala naman raw, mananatili pa rin ito sa lugar. Panahon na nga mawawa tayo kay di man tayo gusto kagubot. Nakatanggap naman ang Di Pwede Yan team ng isang mensahe kung saan ikinagulat umano nila na may biglang tumama sa kisame at nang tignan, isang ligaw na bala umano ito na hindi malaman kung saan nanggaling.
at muntikan pa umanong may matamaan. Agad naman raw nilang ipinagbigay alam sa Police Station 5 ang nangyari. Isang mediation naman raw ang isasagawa ng Police Station 2 kung saan magsama-sama ang mga land claimants, apektadong kumpanya sa lugar, kasama ang legal counsel ng lungsod at PNP upang pag-usapan at bigyang solusyon ang mga issue. Pinakamaganda po talaga is dapat mag-usap mediation kasi everybody knows na yung kaso nasa korte. So ang PNP, we just wait na kung anong desisyon ng korte, final verdict ng court kung pabor ba sa kanila o hindi. So as of this time, habang walang court order, ang PNP ay manatili walang papanigan sa both parties na nagka-claim dyan. Ngayong 2017, ito na ang pangatlong pagkakataon kung saan sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga armadong grupo sa lugar at unang pagkakataon naman na may natamaan ng ligaw na bala sa insidente. Di pwede yan! Oh, yan, mga kabrigada, ha? Kaugnay niyan, nasa linya ng telepono ngayon si Ginoong Artemio Castellon. Ito po yung nag-text sa programa Di Pwede Yan at isinumbong yung ligaw na bala na dumapo sa kanilang bahay. Sir Artemio, good morning! Good morning, sir! Oo, si Jun Mendoza ni, kauban si Brigada Kari Kakdak. Live ka na karoon sa Brigada News TV sa programang Di Pwede Yan, Sir Artemio. Sir. Sige. Unsang panghitabo ang itong text ni mo nga doon ay nalagpot nga kuan nga stray bullet sa inyong panimalay? Hinanay mo ko, sir. May tabo, sir. Alas 6 kadlaon, mata na kuan na, sir. Kaya akong anak, nga tanak na akong kinamuro ng dalaga. Katarbaho po ko ni Sis Jalibi niya. Sayo tayo yung in. So, ni mata lang ko. Pag panglakaw nila, nilingkod po ko sa kong lamisan ako kaya nagpaaso ko kaning i-blessure sir bagay. Namang ko yung asma, asthmatic mo ko. Kaya di ka na ito, pagka mo na ito, nitindo ko, nibalik ko sa kwarto. Igunod ko rin kasunod sa kwarto, nipaka ang sin. So niana ko sa kong asawa nga, dahil bato, ugili, bato, bala. Kaya nakadong, namang ko dahil buto-buto kayo na. Pirmaminti mo na hindi, madungo ko naman yung buto-buto ko, gira-gira sila niya. So mo ito nga, wala ko magawas, pagkabuntag, nakita niya na ako ganyan, na yung buslot yun kasi sabi. Bala, pati dito sa akong chlorine na ako, na buslot. Nanapagit ang bala. Kaya kung mga segundo na yun, dugo ako katindog, igo ko, kaya nga ako mang dito mo sa giling kura nito pa. Sige. Ginong Artemio, kani, alas 3 sa kadlawon na kuan ni mo na nabantay mo itong paglagtok sa inyohang atok. Alas 3 kadlawon na. Alas 3 sa kadlawon. Alas 3 pasado sir, rapit na mga alas 4 na. Ay nanagyan okay. So, maunang timeline, alas 3. No? Katong naingunin mo nga doon na kay nadunggang buto-buto, unsang orasa po to? Mga, dito po mga alas, mga alas 3 lang niyapon to sir. So, kadlawon po, nagsugod ka tong buto-buto. Nya, taon-taon lang, nadunggan mo yung inyohang atop nga naglagtok na. Oo, naglagtok lang ang atop. Sige. Lapos, kisam yung bala, ito okay, sin. Okay, Ginong Artemio, sir, lawak man ginang barangay na bangal o kining ginaisigutan na itong yuta din ha. Asa mo dampi din ha, doon sa may Doña Soledad? Namin din rin sa Accord, Kalumpang, Accord Village, Kalumpang. Okay, so kawas. Ibabaw lumig gamay sa may Kilantang. Okay. Kanang yuta nga inyohang gitirikan sa inyohang panimalay, kakinsa na siya? Ay, sa kuha mo ni sir, kaneng sa bangko mo ni, sa bangko, kaneng Accord Village, sa bangko ni. So, gi-assume sa asosisyon. Oh, asosisyon ka on sa mani? Tapad sa Green Village, pero ako ni sa, tapad sa, o saan ni, kaneng Deca Home. Oh, lagi. Okay, dito sa, sa taas na dahil na siya. Mm. Pero kaneng, Ginong Artemio, again, kaneng yuta nga yung ginapuyan, kuha ni, appeal ba ni sa land conflict? Dili, may labot sir, may labot na, may labot. So, ang klaro, ang tatawaan ni Ginong Artemio, yung bisag ang ginisgutan na ito, land conflict din sa Labangal, katong mga taong lehitimong nagpuyo din sa dapit, damay. Posibleng madamay tungod niya ning panagubot din sa area. Posibleng kayo sir, nandagay madamay. Magpadayon niya po ng ilang mga sige kabuto niya, gira-gira nila. Okay, so klaro na ito, Ginong Artemio, nga ang inyohang gipuyan din ang area, wala na ilabot sa kanang nagpadayon kayo karong land conflict na sa Labangal. Wala ilabot sir. Pero Castillo, Artemio, si Kari Kakdak ni, mangutan na lang ko kung permanente ba ning mga panghitabua or karon lang pod.
Kanang mga buto-buto diha ba? Kanang mga buto-buto, sir? Oh, mga buto-buto. Kanunay ba diha? Sir, maminti man sir, madungay ba diha, sir? Usay, sayo pa gaya na. Alas sinis gabi. Magsige na nagbuto-buto diha. Ay, kadlaon. Okay. Mga alas 3, alas 4 na. Ni ato man. Long Artemio ni ato man ka sa police no nag-report man mo no. Nagpa-blatter mo di ba? Nagpa-blatter mo di ba? Unsa daw ingon sa police? Amo tong ikot pagadto din sa police ingon siya nga bala ni sa 45. Wang pamangutan ng police wa ba daw koy lain na dungog daw nga buto kadto sa silingan na kuwala mo koy lain na dungog buto do silingan sa kundi na dungog na kumo buto-buto kanan lagi di ang ilugay ang yuta. So unsa ingon nga unsa day promisa sa police nga aksyon? Para man po to sir, higa rin po to sa ninyo sa kuha nga, daghan na lagi kayo, nagliklamo lagi na nga muna. Nga, asa nang, kanang buto-buto diha. Okay. Ito ako sa hindi na. Ito akong hindi na, ko, may man siguro na ma-verify kina sir, kalisod na kayo, nagsan na kayo, daghan na kayo, kung napay, lahi na kung maigo, o mamatay kayo noon. Oh. Oh, sige. So Ginoong Artemio, unsa may mga panawagan nimo karon sa atong mga awtoridad? Of course ang seguridad sa imong pamilya nabutang na sa bangad ng alanganin natul sa kanang stray bullet lagi, pero unsa may pwede nimong mapanawagan karon na Ginoong Artemio sir? Ang akong panawagan nato sa atong mga katungdanan, sa atong mga kapulisan nga aksyon lang gina siya. Aksyon lang gina siya kay delikado mo na daghan pang daghan pa madamay mapadayo na ilang gibuhat ang baski ko buto-buto. Boy, kayong taro mo sibilyan na madamay matungpana ng bala. Sige. Wala na akong panawagan sa otoridad. Kaya lang dapat aksyonan nila sila dayon. Alright. Sir Artemio, again, dagang salamat sa pagtubag sa mong tawag. Sir Art. Sige, sir. Dagang salamat po sa inyong pagpagatsama, sir. Sige. Yan, mga kabrigada, klaro at malinaw po ha, na hindi dahil malayo kayo sa pinag-uusapan ting land issue dyan sa Barangay Labangan, iligtas kayo dahil kung talaga pong nangyayari ang putukan na yan at may mga armed groups diyan sa area na yan, eh hindi malayo, ah, knock on wood lang, na baka habang natutulog kayo, eh kayo ang madapuan ng ligaw na bala. Oo. Eh, gabi-gabi yata yung nandyan eh. Gabi-gabi sila nagpapaputok dyan. Pero ito, usapin ito ng, ano eh, ng pagpapatupad ng batas. Kung sasabihin ng ating kapulisan, pending ang land dispute na yan, pero mayroong batas tayo against mga firearms eh. Against sa private armed groups eh. Eh bakit hindi matutukan ng ating kapulisan? Ang sinasabi ng kapulisan ay kanina sinusubukan natin makontakt din ang Macar Police Station. Of course, ang kailangan nila is yung testigo, kailangan nila ng you know, talagang pagsusulong ng kaso yung sapat na actionable intelligence, ika nga. Pero pag ang problema din naman pag pumupunta sa lugar, naunawaan ko din naman ang panig ng PNP na talaga pag pumupunta sa lugar, lahat naman tikob ang bibig. So anong magiging win-win solution dyan sa problema niya, Brigada Kari? Oo nga eh. Ang nangyayari pa nito kasi, itong mga land claimants na ito, nag-hire ng mga security agency na mga legitimate. Pero ginagamit lang nila yung pangalan ng security agency, pero yung mga pinapadala nilang mga armas dyan, hindi na actually wala na sa... hindi na sa clown ng security agency. Mga ingat, tama nga sabi mo, Kabrigadang Jun, mga private armed groups na actually mga naandyan, no? Mga goons na actually ng mga land claimants nila dyan. Meron pa ang iba dyan, ha? Wala nga bayad mga security guard dyan. Oo. Kung hindi, yung lupa. Kaya nga sabi ko, madali magbigay ng lupa, lalong-lalo na pag hindi sa'yo. Nasa linya po natin mga kabrigada, si Police Senior Inspector Robert Forrest, ang Deputy Station Commander ng Police Station 2. Sir Forrest, may buntag. Yes, sir. Magandang umaga. Sa ating mga taga-panginig, magandang umaga. Opo, si Jun Mendoza, sir. Kasama na rin si Brigada Kari Kakdak. Doon po sa report na mayroon nangyaring shooting incident dyan sa disputed land no, sa Barangay Labangal. Ano po ang follow-up na investigasyon po ng inyong tanggapan, Sir Forrest, sir? Well, itong indiscriminate firing dyan sa... Opo. Kung sikirin ng UNRP Mudja, saka itong Espida Madarang at saka GYA,
medyo correct, ano, last year pa ito nung nag-occupy sila, nag-occupy diyan ng game nung September. And for this year, 2017, tatlong reported harassment ang naitala sa ating istasyon. Unang-una, nangyari ito nung January 26, 9:30 p.m. Nasundan po ito ng 27, ano. And itong bago lang, itong last January 30, 2017, mga 10 p.m., kung saan ay mayroong isang tinamaang gayman doon na nagkangalang si Ida D. Mantawil, 31 years old. Oo, saan ito si Ma'am Mantawil, sir? Saan naka-position ito? Saan banda sa lupa? Na kaninong side? Well, kagabi, no? Mapalad tayo dahil pumunta rito yung kanyang husband at nagbigay ng pahayag tungkol sa pangyayari noong kabi ng January 30. So, itong biktima ay doon ito nakatira sa Millionaire's Village, ano? Yung makita natin yung itong Millionaire's Village, ito yung i-develop sana yung village para sa mga executive subdivision, pero hindi ito natuloy. And doon sila pansamantalang nag-gumawa ng shanty sa matatapak itong bahay kalain mo ito ni Aida. Ito biktima ay isa lang trapal yung ano yung atik niya. And maraming natamaan, no? Yung ng mesa nila. Meron tayong picture dito na nakuha. Yung buta sa trapal and tama sa puno ng kahoy. So, yung sabi ng kanyang husband kagabi, kasi yung ating kapulisan, pag pumunta doon sa area, wala mang makapagsabi, ano? Kung ano ba talaga ang kung may witness, wala mang magbigay ng pahayag. So, base sa salaysay ng kanyang husband kagabi, accordingly, yung nangharap sa kanila ay galing sa grupo Mudia Clan na nag-join daw, allegedly, with GY Company and Espina Madarang Estate. So, ito na yung tatlo yung nangharap sa kanila base sa salaysay ng kanyang husband. Okay. Sige, Ginong Forest, with this incidents na naihayag po ninyo nitong January, halos sunod-sunod siya. Kumusta po ang monitoring ng tanggapan ninyo pag pinag-usapan po ang presensya ng armed group sa lugar? Kumusta po ang monitoring ninyo pag pinag-usapan ang mga licensed firearms diyan sa lugar, Ginong Forest, sir? Well, ito nga isa sa mga critical na pinag-usapan natin. We also bring this to the attention of our city director. Opo. Tungkol po dito sa nakabalitang last year, kwanta lang ito, ano, intelligence report sa amin na nakarating sa ating Maclan na mayroong mga armed group dito sa claimants ng makasamahan ni Sir Boy Olarte. And doon sa Mudia Clan, mayroon din mga armed group doon. And ito si yung blue guard ng GY Company at itong Espina Madarang. So, merong medyo magkaproblema tayo sa pag, ano, kasi yung bahay nila dyan, ng mga kasama nilang claimants is temporary lang, ano, shelter. Opo. And wala rin tayong control, ano, sa mga pangalan ng mga taong ito. That's why hirap yung aminin ko, hirap yung ating kapulisan para mag-apply po tayo ng search warrant para sa bahay nila kasi hindi natin mapinitay dito, no? Masusinubukan po natin na i-penetrate ang nasabing lugar with the use of yung operatiba natin o agents natin, pero mahirapan. May organisado po ang grupo din ng dyan yung claimants dyan. Then of course, dito sa part din ng security nila na hindi sila mapasok. Okay. Okay. Ito po, kapulisan natin na magawa lang po natin dyan is for the meantime is magpatrolya sa area. And last year pa ito, meron na kaming recommended sa city director natin na mag-conduct po tayo ng mediation. As a matter of fact, meron tayong pinadalang liham kay Sir Boy Olarte and itong GY Enterprise na matandaan natin na itong isang kumpanya ng fix dyan ay hinarang at saka hindi sila pinandaan. So, yung ginawa ng ating nag-initiate po tayo ng mediation. And inalagay po na sana natin yung venue sa neutral ground dyan sa may harap ng COVID court, ano? Opo. Dyan sa may harap ng Freedom Park. And I also sent letters sa ating Kernel, yung abogado natin sa legal service kay Attorney Barcinilla. And nagpagalit tayo ng invitation sa ating city legal officer para maging resource person
para magpapaliwanagan yung itong mga concerned parties na huwag sana idaan sa marahas yung pag-claim dyan sa area. No? So I understand sa GY Enterprise, since meron naman silang titulo and meron silang blue guard na nilagay dyan, and they are just protecting the property. Nakausap po rin itong one time ito si Sir Boy doon sa phone ng kanyang pinsan na nagsabi siya na in-invite ko na kung pwede mag-usap doon sa covered court para naman magpakinggan ang lahat ng panic at hindi madiscourage yung flow of traffic dyan sa nung temporary sinara nila na hindi daw pwede dumaan yung malalaking sasakyan, yung maliliit pwede lang. So affected yung oriental na yung commerce so, Okay, ito Sir Forrest ha, sa tingin ko maganda yung pinupunto na nabanggit kanina ni Brigada Kari, Sir Forrest sir, na ang ilan o kung hindi man lahat no, ang ilan sa mga claimants diyan sa lugar eh kunwari nag-hire ng mga legit na mga security. Just to show na para lang na kung may makita mga armed groups dyan, eh, legit yung security agency. Pero dinadagdaga ng ibang pwersa na hindi nalihitimo katulad po ng mga private armed groups na yan. Pwede po ba just a way of suggestion siguro, alam ko na naisip nyo na rin siguro ito, na i-account ninyo lahat sa lahat po ng mga stakeholders dyan, i-account nyo ilan ba ang kinuha mong gwardya. Ikaw dyan mo dyan, ilan ba ang kinuha mong gwardya. Nang sa gayon, eh, pag kung mayroong mga shooting incident na nangyayari, madali na lang natin matres kung we can account no, gwardiya ilan yung bala mo diyan o gwardiya A ilan ang bala mo diyan. Nang sa gayon kahit paano magkaroon tayo ng perspective kung ano ba saan ba talaga nang gagaling itong problema nito, dahil mahirap pag ganitong pag may pumuputok diyan, hindi natin hands up agad tayo na hindi natin kayang pasukin yan, hindi natin matrace yan. Pero kung meron tayong data siguro ng kung ilang numbers of legit na mga security ang pumapasok diyan, kaya paano may masusundan natin siguro ang mga pangyayari, Sir Forrest, sir? Yes, ano? Magandang suggestion yan. We will consider that para po sa pag-account ng mga firearms na isensyado din sa mga lugar ano, na naka-detail sa GWA Enterprise, DMEG, and other agency na naka-detail dyan. And tama ito, no? Ito, so, looking in at 2 points, ano? So on one point, yung monitor lang po natin is itong mga blue guard or itong agency na kung saan they're authorized to carry firearm doon sa property kung saan sila naka-assign. Ang problema lang natin dito is dito sa loose firearms, ano? Na ginagamit sa gawan ng hindi magandang indiscriminate firing dyan, ano? So kung matandaan natin na sir ano last year, opo, meron po tayo na huli din sa may harap ng Panlaki, isa itong membro ng pakita ito ng ID, isang membro ng MILF. So nakuha din ito ng tropa natin and kasalukuyan na ito nakatulog diyan sa CPJ natin. And napag-alaman din natin no, nagtanong-tanong tayo diyan kasi one time nagkanda tayo ng tokhang diyan sa area diyan sa Miners Village. Uh-oh. And napag-alaman natin doon mismo sa mga tao na itong nagsama diyan sa Ularte clan para mag-claim are coming from different places in Region 12. Correct. Say, merong taga North Cotabato po diyan. Tama po. Pero taga Kalimbang, taga Marvel, taga Baluan, taga Buluan. Yes, so hindi na yes, Buluan. No, nakausap ko, mayroon ako kausap dyan na isa sa mga security ni Governor Tito mga dato is andyan din nag-position ng lupa, no? So we're verifying ang mga identity ng mga pangalan ng mga tao ito para din isa sa mga i-invite natin para makausap natin para yung gawin natin is win-win solution. Dahil nang sinasabi ko sa kanila, mag-usap kami ng pinsan ni Sir Boy Ularte na mag-usap tayo habang yung kaso is natakot. Kasi kung may court order, yun ang susundin ng ating kapulisan. So, yung sa alam naman natin na yung kaso na yan is natiling na sa Supreme Court. So, kung mayroon po final verdict ng Supreme Court, eh, saka tayo gagalaw sa part ng police whether or not sino ang talagang totoong legit na claimant sa area. Pero pagkakalam namin, sir, ano, I don't know kung tama lang din kami, pero actually, may lumabas na Supreme Court decision eh.
tungkol dyan sa 973 hectares sa Supreme Court. Ang sinasabi, hindi na, wala kami pinapanigan dito, pero nabasa ko kasi din yung desisyon, legitimate yung pag-acquire ni Espina sa lupang yan. So, ibig sabihin nun, yung lupang yan, yung 973 hectares, as per doon sa dokumentong nabasa ko, 2013, hindi ko masyadong mano kung anong date yung ruling. Supreme Court ruling, pero legitimate yung pag-acquire ni Espina galing doon sa pagsubasta nga nung entity nung ipinrenda na nga yan ng mga Olarte. Okay, so tama ito, no? Na nakarating, meron ng vertical Supreme Court. Oh. Pero, yung pinakahawakan po kasi ng Espina claimants is nung nakuha po itong pinsan ni Sir Boy na yung Solicitor General ay nagpadala sa kanila ng parang notice which only shows daw na yung property itong 970 hectares are hindi pa sa Espina kundi sa lolo nila, no? So ito isa ito sa mga pinasayan nila. Kaya we are still questioning ang legality. Kaya po nakita ka natin nung birthday ng ating Senator Manny Pacquiao, no? Marami silang nilagay po dyan ng mga trimmer na si Senator Pacquiao is a state title holder na rin. And yung GY daw is nagbimina dyan sa area. With your check ka lang sa GY, no? Yung sinasabi nila na mayroong black sand mining po dyan. No? Isa tayo sa nagbitahan ni GY, no? Si Hendrick C, yung mayari ng GY, hindi po mayari ng FM. No? Pupunta tayo dun sa area niya. Ang ginawa pala nitong mamang ito is to protect his property. Itong 20 hectares niya, maliban sa naka-barbed wire ito, nag-canal siya. No? Naghukay siya, yung trenches. Opo, nag-canal siya. Na medyo malalim, and then itong hinuka niya na buhangin is nabigyan niyang barrier. So nagkaroon ng tatlong klaseng barrier, meron siyang fence sa labas, tapos may kanal na hindi ma-jump o pumapasok ng tao. Oh, and then itong hinuka niya is nakapalibot sa 20 hectares property, and hindi pwedeng basta-basta makapasok ang patrol car natin or sino man, kasi yung entrance mismo nila may hukay, and then pag nung pumasok kami, pinakaw yung bako nila, nilagyan ng buhangin, then pinatag, saka nakapasok yung patrol car. So, inikot po natin itong buong property. Sabi ni Hindi sa akin, sir, tingnan mo kung meron ka na yung black tag. I would just want to take out property na hindi napasok. At correct. And binili na nila yan eh. Yung nangyari the other night, noong January 3rd, sa tingin ko, ang the very reason kung nangyari ito is both parties, itong na-mention dito ng kanyang husband ni biktima ni Aida Mantawid, magkabata sila kagabi. Itong Mujia Clan, GY Company, and Espina Madarang, sa palagay ko, they are just protecting their area na hindi ma-encode sa mga para hindi makapag-extend ng claim itong Olarte Hermanos sa nasa grupo ni Sir Boy. Ano? So, sabi ko ito lang, no? They are just showing their forces na huwag kayong mag-encroach kasi pag mag-expand kayo, talaga magkakagulo. Parang gano'n ang stake ko na problema. Sige. Sir Forrest, ito po, by the way, sinusubukan din po namin makontak ang linya po ni Ginoong Boy Olarte para makabahagi din ng kanyang posisyon dito sa programang ito at sa talakayan na ito. Pero ito lang din, ang pinag-usapan po natin ang security. Yun sa mga nabibiktima po kung mayroong mga indiscriminate firing, hindi, actually, kanina before na nakausap po namin kayo, sir, nakausap namin ang isang mama na hindi naman siya kasama dun sa yung lupa sa na tinitirhan na kanilang bahay, hindi naman kasama dun sa disputed land. Kung hindi, labas na ng area, kaya lang, yung bala, pag nagkakaroon ng indiscriminate firing dyan sa loob, lumalagpas dun sa kabilang, sa mga legit na mga residente natin dito sa General Santos. Yun din isa sa mga issue dyan na while we focus on issue ng lupa dyan, kung sino ang may-ari, kung nasa Supreme Court o may opinion ang Solgen, pero ang punto pa rin dito, kapag nagkakagulo dyan, hindi lang sila ang nadadamay. Yung ibang mga inosenteng sibilyan na namumuhay naman ng maayos, nadadamay rin niya Ginong Forrest, sir. Tama, no? Ito kasi yung sabi ko na damage na hindi natin nakikita. Itong psychological trauma, especially sa mga bata, no? So, since daanan po yan, papasok na rin yung solidad. So mostly ng mga pag-abi ng solidad are working class, may mga gande. So ito sa nakikita natin na trauma na maaring, siyempre, sarili mong kahay, nakatakot ka, tamaan ka na ng ligaw na bala. Oo. So siguro ang pinakamagandang magawa po natin na sa this time,
take into consideration, no? Itong bala kasi pag pinakawalan mo ito, sabi nga ito na what goes up must go down, time you can go, no? So, kung ito, ano, to meet me concern. So, talagang may patamaan talaga dyan na mga innocenting civilian, no? So, ang pwede siguro magawa natin is ipagpatuloy natin yung purpose natin ng mediation sa grupo, ipatawag po natin, and pagbisita sa mga areas ng itong nasabing conflict area. At sabihin na huwag naman i-focus kung sakasakaling hindi maiwasan magtutukan doon sa may residential area. Or iwasan natin, no? Iwasan kung maaari, iwasan natin ang sir, sir, may tanong ko lang, yung binabanggit nyo po kasi na mediation, kailan po natin inaasam-asam ito? Meron po ba tayong deadline ito or may date po ba tayo na inaanyayahan na magkita-kita po lahat ng mga partido? Actually, last year pa po ito, no? Last November ito, nagpadala tayo ng sulat sa chief ng legal service ng PNP. Sa legal office ng GenSan. Nasa level na po ito ng ating city director, yung memo natin, recommendation natin, para ganapin yung sabi natin mediation para mapag-usapan, at least ma-cool down or ma-ease yung tension sa dalawang partido. Mm-hmm. Kasi hindi nga na, kung hindi natin gagawin yung ganunong klaseng intervention, talagang sigurado magkaroon ng problema dyan. Kasi ang pinag-usapan dito is peace in order ng buong syudad. Eh. Hindi lang ito confined dito sa Barangay Labangan. Oo, correct. Oo. Yung investor natin. Ano? So, nakakabahala na ito. Yung, kung matandaan natin, yung report that nakarating sa ating hantilan is noong January 30, umabot ng more or less isang oras yung salita ng tutok na on and off. Pero ang tibigil lang is after 1 hour. Pero hindi ito tuloy-tuloy. Ano? Mm. Okay. Alright, siguro well, again, tama bun siguro ang layunin niyo na magkaroon din talaga ng mediation, dialogo at pag-uusap at harinawa doon sa mga partidong sangkot dito. Sana naman po okay na naman na protektahan natin ang interest, pero pag pinag-uusapan ng pangkalahatang interest, yun din sana po ang mangunguna sa ating mga puso. Sir Forrest, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Okay po. Welcome po. Magandang umaga po sa atin. Magandang umaga. Alright, text line, 5581. Tama si Sir, looy ang mga bata kay may trauma sila. Isipon na lang unta ang kapakanan sa mga bata sa naapektuhan. Text Sir 5987, good morning brigada. Unta ilahan ng undangan ang kagubot para sa tanan. God bless. Text Sir 6942, Sir, dapat mag-istoryahanay na lang ang grupo aron peaceful. Sa itong pagbalik mga kabrigada, ha, babasahin pa natin iba pang mga reaksyon ng ating mga texters. Dito lamang sa Deeper Than Yan! Di Puwerte Yan. Kapin milyuna ang natabangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, o Mindanao. Ligo na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Maminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapalig nationwide. Abrigada Product. Luya. 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 Makatarong pa ba ka og trabaho ana? Unsaon na lang ang atong pamilya? Ayaw pasagli nga ang lawas magluya. Power Cell Suya Coffee. Ang enerhiya nga anaa sa malunggay imong makuha sa Power Cell Suya Coffee. Power Cell Suya Coffee. Ang kape nga makapahealthy. Power Cell Suya Coffee. Rich in protein, no harmful ingredients and instant energy drink. Yay! Power Cell Suya Coffee. Masarap. Araw-arawin. Ang Power Cell Suya Coffee available nationwide.
Pin Milyuna ang natabangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, o Mindanao. Ligon na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Magminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapalig nationwide. Abrigada product. Morning person po talaga ako mga kabrigada at pagpatak pa lang ng alas 3 sa madaling araw, excited na ako bumangon, mahirap man, pero kayang-kaya ko yan sa pamamagitan ng pag-inom na Guard C Calcium Ascorbate kasama ng mga kwelang host. Yun naman talaga ang purpose natin, di ba? Maging maligaya at magpaligaya ng iba. Ito po si Kabrigada Jessa Liduna, laging naka-Guard C. Butong healthy achieve sa Guard C. Ang Guard C Calcium Ascorbate ay mabibili na nationwide. Mahalaga ang pag-e-exercise para ma-achieve ang pinapangarap na magandang katawan. Mahalaga ang tiyaga, disiplina, at focus. Sa tulong ng Guard C Calcium Ascorbate, nagiging mas healthy ang katawan at nagiging matibay ang buto upang maiwasan ang sakit. Araw-araw, take Guard C Calcium Ascorbate for a more active lifestyle. Katawang healthy. Achieve sa Guard C. Nahihirapan ka bang magbawas? Tumatagal ba ng mahigit 20 minutos ang iyong pagbabawas? Huh? Constipation na yan. What? Huwag mabahala. Narito na ang NutriCleanse Herbal Capsule. Nakakatulong to upang maginhawang mailabas ang dumi sa katawan. Meron itong mga sangkap tulad ng psyllium husk, inulin fiber, papaya leaf extra, aloe vera, at green tea dry extra na tumutulong upang mailabas ang mga toxic sa katawan. Tumutulong din ito upang dumami ang good bacteria na kung tawagin ay probiotics. Huwag hayaang maubos ang oras sa constipation. Mag-NutriCleanse Herbal Capsule agad. NutriCleanse Herbal Capsule. Tiyan na malinis, iwas disease. Available in drugstores nationwide. Di pwede yan! Ayan, welcome back mga kabrigada. Siyempre, tuloy po natin pinag-uusapan dito ha, ang nangyayaring kaguluhan dyan sa pinag-agawang lugar sa Barangay Labangal. Again, ang layunin po ng programang ito ay hindi po magkaroon ng bias kung sino man yung mga concern ng mga parties dyan, kundi ay yung pangkalahatang interest po ng ating mga kabrigada, especially sa seguridad dahil nga sa nangyayaring mga putukan dyan na Brigada Karim. Ayan. So, nasa linya na ba natin? Pwede na. Kasi pilit natin kinokontak ngayon si Boy Olarte. Mm-hmm. Ayan. Ready na po ba? Okay na. Sa linya na po si Boy Olarte, isa sa maklaimat ng lupa na pinagagawang pinagagawang lupa dyan. Magandang umaga, Sir Boy. Magandang umaga din po. Ayan po. Sa brigada, sa inyo po at sa lahat na nakikinig. Ayan po. Oh. Ang issue kasi natin ngayon, tinatalakay namin kanina pa. Ito po nga tila yata kaguluhan dyan po dito sa dito nga sa Barangay Labangal ay yung nga mga testamento ng mga ating mga residente po dyan. May mga ligaw na bala na tinamaan na yung isa sa hita at saka yung mga bala na ligaw, dumadapo sa bubong. Tapos ang sabi po kasi nakakapanayam namin ng mga ang pulis kanina po, ang sabi po ng kapulisan natin, inaanyayahan po daw yung lahat ng mga parties involved po dyan. Ano pong masasabi ninyo dito, Sir Boy? Ano po yung sinasabi? Nag-iimbita po sila. Oo, nag-iimbita ng mediation po. Ng mediation po para mag-uusap-usap po daw lahat po daw ng mga involved po dyan. So para nagpapadala yata sila ng sulat, itong kapulisan natin, sa lahat po ng mga partido po dyan. Sumasang-ayon po ba kayo dito, Sir? Kasi yung sinasabi niya na mukhang amenable naman po lahat ng parties sa ganitong usapin. Alam mo ganito, we have to consult our lawyer about that move of the PNP. Opo. Kasi ang stand po namin, kami ang may-ari ng lupa. Opo. Kami ang title holder. And in fact, our title ay nasa korte, gustong ipakansila ng Republika ng Pilipinas. And itong mga other parties are nothing but fake title holders. Pangalawa, are just claimants.
Sige po. Now, ano ho meaning ng claimant? Eh, hindi ka pa ho mayari. Wala kang proof of ownership. The one who has the proof of ownership, yun lang title holder. Ngayon, kung claimant ka pa lang, hindi ka dapat yan sa loob. That's the issue. Now, itong Mudi at Pandian at yung mga paguluhan dyan ay sa tingin ko, usual na yan. Eh, ngayon nga lang naging maingay ang ating syudad at ang ibang mga media dahil unfortunately, may nasugatan na sa mga miyembro namin sa craft at caretakers. Pero nung mga naunang mga ilang mga tatlong buwan na, ay sige na ang pangaharap nitong mga claimants pa lang dyan sa loob ng property namin. Sige. So, now, ang ibig sabihin dyan, kapag ka, sila nagbabiolate ng batas, ay seemingly nakikinita namin na may mga nasa likuran nila na mga ilang PNP. Okay. Sir Boy. At Army. Opo. Sir Boy. Malinaw yan. May mga records na kami to that effect. Sige po. As to the mediation, hindi ho kami madaling papayag dyan dahil meron na hong proposal ang Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng deputized fiscal or prosecutor na nag-op ng isang amicable settlement sa mga ulate. Ibig sabihin, ang gobyerno mismo natin ay nag-i-entertain na makikipag-amicable settlement sa may-ari ng lupa. Okay. Yun ang hihintay namin within 6 months. Okay. Sir Boy, at yun yung mahalaga. Opo. Sir Boy, with your respect, ha, naintindihan po namin ang position niyo because bahagi ito ng bargaining position, Sir Kari. Kasi naintindihan ko kung halimbawa papasok ka sa mediation na pinopropose ng PNP, nire-recognize mo yung ibang party na mayroong rights. Mm. Nakakita ko yung ganong mga positioning, Sir Boy. Pero sa pangkalahatang pananaw lang, Sir Boy, at interes halimbawa, especially yung nangyayari mga tension dyan sa loob po ng property ninyo, ano po ang pwede po ninyong magawa para po na maging ligtas naman po ang pamumuhay ng mga residente dyan sa area, Sir Boy? Hindi, ganito yan. 50 years pinagsamantalahan niya yung lupa namin. Normal na may mga resistance. Normal yan para sa tingin namin. Ang mahalaga lang dito, sino ba ang nag-exercise ng constitutional rights niya? Ang Olarte side, because we have the right to defend our property, our life, inside our property. Now, these people, malinaw na nireklamo na namin sila sa gobyerno, the government should run after them. Now, if the government feels na pati kami habulin nila. Dahil whether we like it or not, didipinsahan namin ang aming ownership. Okay. Now, as to the proposal of the government na din mo pinopropose sa korte, my stand would be this way. Bago mag-uusap, kailangan muna tulungan kami ng pamahalaan na itong mga claimant-claimant pala at mga armado dyan na hindi nila hinahabol, pinababayaan nila, yun muna ang i-resolve. Ibig sabihin, walang pag-uusap na mangyayari kung hindi muna sila ihinto. Okay. Kasi they are illegal in our property. They are trespassing. Sige po. Sir Boy. Even the PNP pumapasok dyan at Army pumapasok dyan na hindi nagko-coordinate sa administrator. Opo. Sir Boy, you did mention about yung mga armed group sa kabilang panig. Pero kung sa inyo pong panig, kayo naman po ang makapagsasabi din ito. From your end ba, you can say categorically and honestly na sa panig ninyo, wala din kayong sariling private armed group? May mga blue guards kami. Okay. And these are legits na mga security agency po? Yes, meron din silang security agency. In fact, we're contemplating to file cases against those security agencies ng other parties. Okay. Hinahanda na ng lawyer namin ang kaso laban sa ibang mga security agencies. Mm-hmm. Because they're already liable of forcible entry. They are already liable of grave coercions. Sige. Ito din, Sir Boy, katanungan lang din. Ang position ko, kung PNP lang ang mag-initiate ng ano ito, amicable settlement or mediation, alam naman natin may mga bias sila eh. Sige. Sir Boy, kung local, may reservation kami. Opo. But we still have to consult our lawyer. Alam namin mga bias sila. Sige. Pero national authorities
Anyway, pupunta naman ako camp kami at ang second command sa PNP ay nakapag-set na ako ng appointment. Pagsumbok muna ako doon. Sige. Ito dahil ko lang ang ebidensya kasama yung mga biases ng PNP at Army dito. Opo. Ito rin, Sir Boy, pati ha? Opo. Ito rin, Sir Boy, may biases sila eh. Yeah, I understand that. Naintindihan po namin ang inyong damdamin, Sir Boy. Sabi mo nga, 50 years na ito pinag-uusapan. Ito lang din, yung mga residente dyan na biglang, particular sa area po ng Doña Soledad, yung mga shanties at makeshift dyan na naitayo, may mga impormasyon kasi, ang again, sa quoting PNP ha, na hindi taga General Santos yung mga residente dyan. Ang iba daw, umaabot ng Maguindanao. Ano pong katotohan dito, Sir Boy? Marami kaming relatives anywhere in Mindanao. Pangalawa, wala akong constitutional violation ang right to vote. Oo. Pangatlo, kami ang may-ari ng lupa. Kung sino mapapatitirahin namin dyan na magiging caretaker, wala silang pakialam. Pangatlo, yung mga taga Doña Soledad, shaky ang kondisyon ng paninirahan nila. Kanila ang bakay, pero amin yung lupa. Kaya huwag nilang isipin, hindi sila squatter. Huwag silang magmatigas, huwag silang magmalaki. Dahil ang titulo nila, questionable. So ano ang katayuan nila dyan sa naninirahan dyan? Puro sila may mga problema. So huwag nilang saktan yung mga tauhan ko at mga caretaker ko. Dahil mas maayos pa at legal yung kanilang paninirahan dyan. Dahil by virtue, by authority, bilang administrator, ang pagbigay ko sa kanila ng karapatan sa pagtira at pagiging caretaker. Samantala yung mga taga Doña Soledad, wala ho yung karapatan mula sa may-ari ng lupa. Sige po. Kaya wala silang karapatan magreklamo. Sige po. Kung gusto nila, umalis sila sa lupa namin. Sige. Sir Boy, mahaba pa din usapin ito at harinawa, yun nga ang panawagan din natin. Panawagan no, sa natin. Na maging sana ang mangunguna rito yung presensya din ng matinong pag-uusap at sana maliwanagan po ang lahat po ng sektor dito, Sir Boy. Hindi, ganito. Malinaw na may nasugatan sa amin. Opo. Na civilian. Opo. Ang expected yan, hindi mediation ang sagot yan. Tatingin namin. Ang sagot yan, lusobin ng gobyerno, yung Mudia Group, sigurado kaming armed to the teeth ang grupong yan at masyadong napaka-illegal. In fact, may mga rebel groups na dyan sa loob. Anong ginagawa ng gobyerno? Bakit andyan ang truck ng army? Lagi-lagi pumapasok yan. Sumulat na kami kay Colonel Banyas. Umiling na kami, lalagyan ng army troops dyan sa loob to maintain peace and order. Hindi daw pwede kasi police matter. Hindi daw pwede kasi private property. O nagrespeto naman kami, tama naman yung Stanley Colonel Banyas, with due respect. Pero bakit nakapagtataka, andyan yung mga truck ng army, pumapasok from time to time. Diyan sa GY na area, pumapasok ang army truck dyan. Ang PNP ng Barangay Labangal, itong Papa 2, laging andun sa kabila. Doon pa ka kumakain eh. Sa grupo ng mga Mudiya. And then, anong kredibilidad mayroon sila manawagan ng isang mediation? Sige po. Po. Kami po naman ay nagpapasalamat at sinagot po ninyo ang aming tawag. Nang sagun, sa panig po ninyo ay maihayag din ang kung ano po ang mga saloobin ninyo. Sir, tama po. Sir. Kahit na si Mayor ang magpatawag ng mediation, sa tingin po namin wala na siyang kredibilidad. Dahil may interest siya at ang CSU nasa loob. Alright. Anong nangyari sa ating syudad na civil security unit ay nasa loob, nasa kabila? Sige. Very well said, Boy Ularte, sir. Again, maraming salamat po. Pinagtutulungan po kami, sir. Pinagtutulungan po kami. Sige kaya po. Ang remedy dito ay legal at dudulog kami sa national government. Sige. Pero, na wala kaming masahan dito sa LGU, wala kaming masahan sa PNP command dito ngayon. Sige. Pero sir, ito ay isa, one last hihirit kami dito. Ano? Yes. Kinukundina ba ninyo ang dahas sa pag... kinukundina ninyo ang paggamit ng dahas, itong violence, para isinusulong kung ano man ang isinusulong ng lahat ng mga grupo. Hindi lang po sa inyo, ha? Sa lahat po. Kinokondinad ba ninyo ang dahas? Yes. Kung mag-background checking po kayo, ang grupo ng Mudiya at Pandian ay hindi lang ngayon pumasok sa isang lupain privado. Marami na silang pinasok ng mga lupain privado na hindi sila nag-succeed. Ginamitan din nila ng tsaka. Sa Pulumulok, may mga background yan. Ginamitan nila ng dahas, hindi sila nag-succeed. Lahat, nag-ipon-ipon sila dito sa lupain namin, sa Sherda. Sige po.
Okay. At ang mga nasa likuran nila ay mga opisyal pa rin ng ating gobyerno. Sige po. Sir Boy, asahan po ninyo na dito sa programa Di Pwede Yan ay patuloy po naming tututukan ng issue nito at asahan din po ng ating mga kabrigadang nanonood ngayon, lalo na yung mga concerned dyan sa usapin yan, na ang layunin ng programang ito ay patas po ha, para sa gayon ay mabigyan ng ang purpose lang naman talaga dito ay yung security and safety ng pangkalahatan po ng residente ng General Santos. Sir Boy, again, maraming salamat po. Yes, at, I agree po. Maraming salamat sa Brigada. Ang Brigada po ay napaka-fair po na istasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Boy. Alright, mga kabrigada, no? So, masalimuot talaga na usapin ito. Again, kung pag-uusapan po natin ang technicalidad ng kaso, eh talagang abutin tayo ng sam-sam rito. Hmm. Pero again, yun doon lang sa ano eh, yung kung pang usapin ng mga yanong tao ba? So, unsa may opinion sa mga yanong tawo pagdiskutanan ang sitwasyon sa... Basahon daw na to. Napan siguro pa yung mga texter. O, basa. 1458. Dapat kasi, sir, mag-conduct ng zoning dyan sa area na yan. Akyatin ng PNP at Army lahat ng bahay kasi para ma-confiscate ang mga armas na nakatago sa mga bahay. O, ito, texter 3699, sinabtanay na lang dapat sila aron wala na yung problema. Thanks, DPY. O, 7379, mga armado po, mga gwardiya nila. Eh, siyempre, gwardiya. Delikado po talaga, dapat i-raid ang kapulisan ang mga bahay dyan. 8653, wala Judmi nakatulog, sir. Kay hadlock me, basi na ay ligaw na bala. Nagbinantayan na lang Judmi, dili pwede nga ingani na lang permi. Salamat, DPY. Ay, nako, di pwede yan. Ano, dapat, ana, sir, sa from 0569, undango na nila na tagaan nilang solusyon kay disturbo sa mga tao sa palibot diha sa mga namuyo. 4353, good morning, Brigada. Ang dapat na, sir, butangan nila og temporary police post. Ayan, from texter 8516, good morning, sir. Unya, atagan nila na og dako nga pakaban ha kay dagana trauma. Trauma, appeal man good ang mga walay labot. Oh, ayan, mga kabrigada. O, ito pa, text. Tama na, stop na kasi wala ng oras. Oh, sindulit ayan talaga, na, oo, oh, oo. Oh. Wala na. Ay, nako. Oh, ay, sige. Nako. Ay, nako. Ay, mga putukan dyan, ay talagang di pwede yan. Sige. Ayan po mga kabrigada, isang bahagi naman ng pagtalakay sa mga isyong di dapat baliwalain at mga balitan dapat bigyan ng diin. Iba na po ang may alam. Nang sa ngayon, karapatan natin, di pwede kapakan dahil dito, di pwede yan. Di pwede yan. Kapin milyuna ang natapangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, Mindanao. Lig-on na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Magminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapalig nationwide. A Brigada product. Luya. 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 Makatarong pabaka o trabaho ana, unsaon na lang ang atong pamilya. Ayaw pasagi nga ang lawas magluya. Power Cell Suya Coffee. Ang enerhiya nga naas malunggay, imong makuha sa Power Cell Suya Coffee. Power Cell Suya Coffee. Ang kape nga makapahealthy. Power Cell Suya Coffee. Rich in protein, no harmful ingredients, and instant energy drink. Yay! Power Cell Suya Coffee. Masarap. Araw-arawin. Ang Power Cell Suya Coffee available nationwide. Kapin milyuna ang natapangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, Mindanao. Lig-on na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Magminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapalig nationwide. A Brigada product. Mahalagang pag-i-exercise para ma-achieve ang pinapangarap na magandang katawan. Mahalaga ang tiyaga, disiplina, at focus.
Sa tulong ng GuardSea Calcium Ascorbate, nagiging mas healthy ang katawan at nagiging matibay ang buto upang maiwasan ang sakit. Araw-araw, take GuardSea Calcium Ascorbate for a more active lifestyle. Katawang healthy. Achieve sa GuardSea. Nahihirapan ka bang magbawas? Tumatagal ba ng mahigit 20 minutos ang iyong pagbabawas? Huh? Constipation na yan. What? Huwag mabahala. Narito na ang Nutri-Cleanse Herb.